COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw, kaagapay. Ito po si Heidi Bernardo Sampang. Welcome sa isa na namang edisyon ng COVID-19 Watch Weekend mula po sa inyong FEBC Radio TV. Iahatid po namin sa inyo ang mga balitang may kinalaman sa atin pong binabantayang pandemya. At makakasama din po natin later on ang napiling frontliner of the week ni Joy Kawayan Combatir. At tututok din po ang COVID-19 Watch Weekend sa pagtulong na ginagawa ng isang tindahan para matugunan ang homelessness sa panahong ito. Maaari din po nating bantayan mamaya ang isang pagbubulay sa Biblia tungkol po sa mga walang tahanan sa atin pong lipunan. COVID-19 Watch! Nilinaw ng Department of Health na patuloy na pinag-aaralan ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases ang pagluluwag ng community quarantine restrictions sa ilang lugar sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, pinagbabatayan pa rin ang mga siyentipikong datos para malaman ang quarantine status ng isang lugar. Dagdag pa nito, ang IATF ang makapagsasabi ng kabuuang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas. Considera rin ng IATF ang mga implikasyon ng COVID-19 sa social, security at economic sectors bago anya sila magbaba ng desisyon. Una nang sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez na maaaring ibaba sa modified general community quarantine ang Metro Manila pagsapit ng Oktubre basta nasusunod ang health protocols. Samantala, binubuo na ng pamahalaan ang ikatlong bahagi ng National Action Plan o NAP para sa pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., nakatuon ang NAP3 sa pagpapababa ng bilang ng bagong confirmed cases at mga namamatay. Nakapaloob din dito ang pagpapaluwag sa quarantine status sa National Capital Region patungo sa modified GCQ. Dagdag pa ni Galvez, ipatutupad ang NAP3 sa Oktubre hanggang Disyembre 2020. Hahanap din sila ng iba pang paraan para mapaigting ang pagpapatupad ng minimum health standards para sa transition ng NCR patungong MGCQ at localized ng NAP pababa sa mga local government unit. Magpapatuloy rin anya ang pagbabalanse sa kaligtasan ng publiko at pagbuhay sa ekonomiya. Sa iba pang balita, hinimok ng DOH ang publiko na mag-ingat sa pag-unawa sa isang international study na nagsasabing nakapagbibigay ng immunity laban sa COVID-19 ang mga nabakunahan na ng dengue vaccine. Lumabas sa pag-aaral na ang COVID-19 transmission sa ilang lugar sa Brazil ay mababa kung saan nagkaroon ng dengue outbreak. Nagkaroon din ng pananaliksik sa dengue at COVID-19 cases sa 15 bansa sa Southeast Asia, Latin America at mga isla sa Pacific at Indian Oceans. Ang nasabing pag-aaral ay hindi pa formal na inilalathala o nagagawa ng peer review. Ayon naman kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dapat maging maingat ang publiko sa pag-interpret ng pag-aaral. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng DOH ang naturang study. Samantala, unti-unti nang bumabalik ang pagsigla ng ekonomiya ng bansa sa gitna ng patuloy na paglaban sa pandemyang COVID-19. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, nakakabango na ang sektor ng pagnenegosyo sa bansa dahil marami ng mga lugar ang nasa ilalim ng mas maluwag na quarantine restrictions. Sa katunayan anya, mula sa 49% na pagbagsak ng exports dahil sa pandemya ay bumaba na ito sa 9% nitong Hulyo. Bumalik na rin anya sa 10% ang unemployment rate nitong nagdaang 2 buwan mula sa 17.7%, bagamat mas mataas ito sa dating 5%. Naniniwala si Lopez na magtutuloy pa ang pagbaba ng transmission ng virus sa pagsunod lamang sa minimum health standards kahit na isailalim na sa MGCQ ang maraming lugar sa bansa. Matatandaan na sinusuportahan ng kalihim ang pagsasailalim ng Metro Manila at
ilan pang lugar sa bansa sa MGCQ pagsapit ng Oktubre dahil natuto na naman anya ang publiko na maging maingat laban sa COVID-19. Susunod naman dito sa COVID-19 Watch Weekend, narito po ang ating frontliner of the week na ipapakilala sa atin ni Joy Kawayan Combatir. Siya po si Specialist Silver Boy or Abby Busgano, isang sangguniang kabataan chairperson sa kanilang barangay. Miyembro rin po siya ng COVID-19 Interagency Task Force sa Glamang Border ng South Cotabato. Hindi madali ang trabaho ng mga nagbabantay sa checkpoint. Init at ulan ang sinusuong nila upang mapanatili ang kaayusan at mabigyan ng proteksyon ang mamamayan. Nariyan pa ang peligrong dala ng COVID-19 virus at threat ng mga lawless elements. Ngayong panahon ng pandemya, nagdagdag ng mga border checkpoint ang mga local government unit upang maipatupad ang mga health protocol na dapat sundin na makatutulong upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Isa si Silver Boy Abby Busgano, SK Federation Officer ng Barangay Glamang sa Bayan ng Pulomulok, sa mga volunteer ng South Cotabato COVID-19 Interagency Task Force na nagbabantay sa checkpoint. Ibinahagi niya ang mga pag-iingat at sakripisyong kanilang ginagawa sa pagbibigay serbisyo sa taong bayan. Nag-seal, tapos dalawang surgical mask at saka glove. Kasi hindi namin alam kung yung harap pa mo namin positive po ba sa COVID. Actually, last day po, meron po akong interview na kakalabas lang po sa hospital because he is positive po ng COVID. Yung pag-interview namin is 1 meter po talaga yung inalaan namin kapag interview. Tapos pag-absent, kumain, tinatanggal, tinatapon yung face mask at saka bago naman po yung gagamitin. Start ng duty namin is from 8 a.m. until 10 p.m. po. Pag-uwi, although pagod po, pero di talaga may iwasan na dapat maligo muna kami bago pumasok sa aming bahay po at mag-sanitize. Sabi na ng iba, may ano ba daw, may sahod, bakit daw nilalaan namin yung oras namin na ganyan kalaking oras tayo lang sa pagbantay. Pero hindi namin iniisip yung pagod, yung taas ng pagbabantay namin o taas ng pag-duty namin. As nakatulong po kami, ma'am. Iba't ibang tao ang nakakasalamuhan nila sa bawat araw. May mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa mga nagbabantay sa checkpoint, ngunit ayon kay Abby, kalmado nilang ipinapaliwanag ang mga ipinapatupad na mga patakaran ng pamahalaan. Nagsisilbi umanong stress reliever sa kanila ang mga may mabubuting loob na naghahatid ng pagkain sa mga border checkpoint. Ito stress yung ano namin yung trabaho, ma'am, pero hindi na lang namin iniinda yung stress. For example po, dinadaan na lang namin sa tawa, dinadaan na lang namin sa pagkain kasi it's a good thing po na at this pandemic po, maraming tao po na pumunta sa amin, nagdadala ng food, nagdadala ng mga merienda po. Yun na lang din yung ano namin, ma'am. Kumbaga, stress reliever po yung mga pagkain na binibigay nila, ma'am. Aside sa nabusog po kami, ma'am, parang yung stress po namin napapawi po talaga. Sa 2 taong panunungkulan bilang SK chairperson, batid ni Abby na ito ay isa sa kanilang sinumpaang tungkulin, ang makapaglingkod sa kapwa Pilipino. Yung pagpasok po talaga namin dito sa service po, in the name of public service na po, yung nanunumpa po kami na ano pong iba to sa amin na trabaho po as long as to serve po yung goal namin, ma'am. Kahit ano pa po yan, because we are public servant po, hindi po pwedeng, hindi po namin yan gawin. Dapat talaga namin gawin yun po. If ever kung ano man yung kailangan namin gawin para sa ikabubuti ng ating province po, sa ikabubuti ng bawat tao po, willing po kaming mag-serve kahit ano pa po yan, kahit mapapagod man, but in the name po of public service, willing po kami 24 hours para mag-serve po sa ating mga constituents. Ang kahandaan sa panahon ng sakuna at pagmamalasakit sa kapwa ang ilan sa mga natutunang leksyon ng ating 22 taong gulang na frontliner of the week. Ma'am, yung bang tinatawag natin na at least more awareness po sa atin, kumbaga dapat po kasi tayong laging handa po in terms of kahit anong bagay nga po na especially today po, dapat lagi tayong handa
sa anumang sakuna. Kaya naman po, maiwasan natin yung pagpanis po, at alam po natin kung ano yung dapat gawin po natin. And dapat po sa mga ano natin, tagapagpakinig, dapat po tayo maging updated po sa anumang bagay para at least makatulong po iyan sa atin kung anong dapat gawin at ano po yung hindi dapat gawin. At saka po, in this pandemic crisis, talagang isa sa mga na-experience ko po na yung a good Samaritan is real in this pandemic po. Kasi inuwat po ma'am sa amin dito sa aming barangay at doon po sa pagiging volunteer, mas dumadli po yung mga good Samaritan po natin. So kahit kunting bagay po, di talaga nawawalan yung pagtulong po ma'am sa iba nating mga kapwa. Kasi yun po yung sinabi ko sa kanila ma'am na we should work hand in hand to stop this pandemic crisis that we are facing po. Yun talaga yung mga na-realize ko po at good thing po na ginawa po ng kapwa ko Pilipino po. Bilang SK Chairperson, may mensahe si Abby sa lahat na kapwa kabataan. Sa mga kapwa po na kabataan, dapat po, we must love ourselves po. Kasi hindi natin malalaman po anong oras na tayo or ilang oras na po ba tayo mabubuhay dito sa ating mundo. At hindi na-realize po na dapat po palang, give care po sa ating kapwa po and spend time sa ating family, friends, and mga relatives. Kasi ngayong pandemic, tinitest na po tayo ngayon kung gaano ba tayo katatag yung love na pinapakita po natin. Kasi po, na-realize ko na, this pandemic, wake up ko na po sa ating ito na, to do good things po, not just ourselves po, kumbaga, pati na rin po sa ibang tao po. Naway marami pang mga kabataan ang katulad ni Silver Boy Abby Busgano na handang magserbisyo ng totoo sa kapwa. Para sa bawat isang napapadaan sa checkpoint, huwag nating ibaliwala ang serbisyong ginagawa ng ating mga frontliner, bagkus sila ay bigyan ng karampatang respeto, pagpapasalamat at panalangin. Para naman sa mga kabataan, ating isabuhay ang salita ng Diyos sa 1 Timoteo 4:12 na nagsasabing, "Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay." Para sa COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat, Joy! Susunod po sa COVID-19 Watch Weekend, isang patotoo mula kay Camille Downing Ibanez, may-ari ng Popbury na isang bake shop sa Quezon City na ginawang tuluyan ng mga walang tinahan. Ang video na ito ay produced po ng Our Better World, isang foundation na nakabase sa Singapore at sumusuporta sa mga mabubuting gawain ng iba't ibang mga individual at komunidad sa Asia. They're invisible, right? They're there, but somehow you don't see them. March 16, 2020. The Philippine government announces measures to contain COVID-19. They include a curfew in Metro Manila, making it illegal to be out on the streets at night. But what about the homeless? That's all I kept thinking about. They can't stay off the streets at night. The streets are their home. I had to do something. My name is Camille and I'm the owner of Popbury Cafe in Quezon City. We're popular for our popsicles and bakery items. But during the recent COVID lockdown, we became known for something else. I decided that anyone needing refuge for the night would find it at Popbury. Pumunta kami sa Popbury ng 5 ng hapon. Bago pumasok, isa-isa kaming kine-check ang temperatura namin. At sa loob, doon kami nakakain, nakakaligo, nakakapaglaba, at nakakatulog. Dito sa Maynila, marami nag-serve na unlimited rice o unrice. Yun ang tawag namin kay Camille dahil sa walang sawa na pagbibigay sa amin ng pagkain. At higit sa lahat, nakita niya kami kung sa kalsada, tinitignan lang kami, pero ang buong team naman Camille ay tinitignan kami ng kapwa-tao.
I've used Potpourri as a platform to help the homeless since early 2019. We started by distributing bread every night. Then we offered shelter during typhoons. Over time, people began to notice and support us. For our COVID shelter initiative, our customers, friends, and even strangers helped by donating food and various supplies. We were lucky. And then we got too lucky. The line of people seeking shelter grew longer and longer each day. The neighbors began to complain. Although we were taking precautions, they thought we couldn't practice safe distancing with so many people in our cafe. Eventually, the officials announced they would shut our initiative down. That led to intense debate in the media and online. Where were the homeless supposed to go? March 28, 2020, local officials shut down the Potpourri shelter. To counter criticism, the officials set up a temporary shelter elsewhere. We sheltered 72 people on the final night. Less than half of them agreed to go to the government shelter. It was too far to be a viable alternative. Many preferred to take their chance on the streets. I wish the outcome was different, but I'll keep finding ways to make a difference. I know what it feels like to be invisible to the world. When I separated from my husband, many people I knew and loved denied my existence. But there were a few whose support got me through those hard times. Sometimes that's all it takes to turn a life around. Acknowledgement of your pain and a helping hand from a fellow human being. We still go out and distribute food to over 200 homeless persons every single day. But my goal now is to convert an entire floor of Potpourri into a permanent shelter within the next few months. We'll work with the officials. We'll feed and house about 70 people each night. And we'll connect them to mentorship and job placement programs. Finding them employment is the only way to break the cycle of poverty. Maybe I'm being too hopeful, but I know from personal experience that hope leads to amazing things. COVID-19 Watch Weekend. Maraming salamat po sa Our Better World para sa video ng Potpourri na kwento ni Camille sa kanyang pagtulong sa mga walang tahanan. Bisitahin po ang kanilang website na ourbetterworld.org para po sa mga karagdagang impormasyon. Samantala, kaagapay, patuloy din po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais po ninyong iparating dito sa FEBC Ministry. Pumunta lamang sa webpage na donatenow.febc.ph. Pwede ka rin tumawag sa 0947-333-5605. Yun po ay 0947-333-5605 or sa landline na 8650-0855. 8650-0855 para po sa detalye. Pwede nyo rin pong ipadala sa pamamagitan ng GCash ang inyong donasyon para po sa ating ministeryo. Sa panahon naman po ng pandemya, napakarami ang mga tinatawag na vulnerable, mga madaling mahawahan ng virus, kasama po dyan yung mga walang tahanan, yung mga tinatawag po nating homeless. So ano nga po ba yung support ang dapat nating ibigay sa kanila? Pag-isipan po natin ito ng sama-sama, narito po ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao ay ang tahanan. Ngunit umaabot sa 150 million ang walang tahanan sa buong mundo. At ang 4.5 million sa bilang na ito ay dito sa Pilipinas. Ang mga kababayan nating ito ay walang natutuluyan sa iba't ibang kadahilanan. Kasama na ang karukhaan, karahasan sa tahanan, human trafficking at kalamidad. Ayon kay Father Danny Pilario, kilalang sociologist sa relihiyon, ang mga tinatawag na homeless ay silang mga isinantabi ng lipunan, hindi na binibilang na miyembro ng lipunan. Hindi lang sila mahirap, wala pa rin silang mga address, walang ID, wala sa listahan ng barangay ang mga pangalan nila.
Marami ang naka-quarantine ngayon sa kanika nilang mga tahanan dahil sa public health protocol. Pero para sa mga walang tahanan, walang nabago sa kanilang sitwasyon. Nasa kalye pa rin sila, sa ilalim ng tulay, nakatira sa mga kariton at natutulog sa karton sa tabi ng mga kalsada. Higit na malaki ang panganib nilang mahawaan ng coronavirus. Anong puder ng pamahalaan? Para bahagyang matugunan ang hamon ng kawalan ng tirahan, ipinatupad ng pamahalaan ang Modified Conditional Cash Transfer for Homeless Street Families Program. Nagbibigay ito ng tulong pinansyal para sa pabahay, kalusugan, at pag-aaral para sa mga apektadong pamilya sa Metro Manila. Noong Setyembre 2019, isang plano ang nabuo sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor para palakasin ang socialized housing program ng pamahalaan. Ang target ay makapagtayo ng 200,000 na mga tirahan pagdating ng 2022. Popondohan ito ng Social Housing Finance Corporation at susuportahan ng legislation galing sa Kongreso. Ang layunin ay magbigay ng abot-kaya at disenteng tirahan ang mga pamilya tungo sa pag-ahon nila mula sa kahirapan. Ano naman ang tugon ng NGOs? Ang pribadong sektor naman, maraming mga grupo ang nagbukas ng kanilang mga pintuan para patuloyin ang mga walang tirahan. Tulad na lang ng kanlungan sa ERMA Ministry sa Ermita, Malate area at ng Papburi, isang tindahan ng popsicle sa Quezon City. Nananawagan ng United Nations NGO Community on Social Development na isaalang-alang ang karapatang nito sa pabahay para sa lahat upang walang maiiwanang nasa labas o walang matutuluyan sa bagong dekadang ito hanggang 2030. Kailangan pakinggan ng mga tagasunod ni Kristo ang panawagang ito. Una, hindi maaaring ihiwalay ang pananampalataya sa pakikipagkapwa. Ang nais ng Diyos ay matuwid na pamumuhay na galing sa buong pusong pagtatalaga sa Kanya. Bigyan niyo ng pagkain ang mga nagugutom. Patirahin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit at tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Isayas, Kabanatang 58, Talatang 7. Pangalawa, kalooban ng Diyos na tulungan at kalingain ang mga mahihirap na wala ng ibang maaasahan kung hindi ang kagandahang loob ng iba. Dahil tinulungan niya ang mga napapabayaang dukha at humingi ng tulong sa Kanya, kahahabagan niya ang mga dukha at nangangailangan at sila'y Kanyang tutulungan. Awit 72, Talatang 12 hanggang 13. Pangatlo, kailangang bukal sa kalooban ang pagtulong at hindi napipilitan lang. Hindi maiiwasan na may mahihirap sa inyong bayan, kaya inuutusan ko kayong maging lubos na mapagbigay sa kanila. Deuteronomio, Kabanatang 15, Talatang 11. Pang-apat, isabuhay natin ang ating sinasabi. At sasabihan mo, pagpalaing ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya bibigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Santiago, Kabanatang 2, Talatang 16. Paano tayo tutugon? Tanungin natin ang ating sarili. Totoo bang nagmamalasakit ako sa mga dukha at walang tahanan? Totoo bang gusto ko silang pagpalain? Ano ang gagawin kong pagkalinga sa kanila sa panahon ngayon? Ama naming Diyos, mangyaring siya sa atin namin ang aming mga puso, lalong-lalo na sa larangan ng mga tanong na ito. Nagmamalasakit nga ba ako? Tumutulong nga ba ako sa mga mahihirap at walang tahanan? Ano ba ang aking kailangan gawin? At sana sa aming pagsisiyasat ay makita namin ang habag ng iyong puso at kami ay kumilos ng sapat sa binigay niyo sa amin. Ito ang aming samot na langin sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Dito na nga po muling nagtatapos ang ating COVID-19 Watch Weekend para sa linggong ito. Patuloy po tayong mag-ingat kaagapay at hanggang sa susunod na Sabado, sana tayo po ay magkapiling same time, same station dito po sa inyong FEBC Radio TV. Sa pangalan po ng ating buong pangkat, ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita at impormasyon o katanungan tungkol sa pag-aaral na inyong napakinggan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID Watch Weekend ay naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines at sa mobile app na FEBC PH Stream.